Alright, what is up guys? So yeah, it's much vlog here. At medyo na tagalan tayo sa pag-upload ng ating bagong videos kasi mayroon tayong bagong alaga ngayon, yan si Suzuki Burgman 125. So yung purpose ng video ko ngayon, sasabihin ko sa inyo yung pros and cons ko dito kay Suzuki Burgman. So medyo natagalan lang akong nag-gumawa ng kanyang pros and cons kasi mga nasa ilang odometer na ba tayo. So yan, so nasa 6,000 odometer na tayo. So ginamit ko muna siya ng medyo mga dalawang buwan bago ko siya ginawan ng pros and cons na. So okay, so pumunta muna tayo sa mga kanyang mga cons. So pagdating sa cons, hindi naman ganun karami, mild lang. So syempre yung karamihan na problema ng iba, alam naman natin yan, yung kanyang gulong, no? So hindi pantay. 12 inch sa harap, 10 inch lang sa likuran. So maliit sa likuran. So kung ano man yung purpose niyan, siguro dahil sa acceleration nga. Yan. Sa acceleration yung purpose siguro. Yung Suzuki niya yung nakakaalam niyan kung ano yung ano yung kanilang purpose, pero sa akin wala namang problema kahit maliit yung sa likod na harapan. Yun nga lang, pag tignan mo parang hindi nga siya balance, no? Kasi baliktad dapat eh. Karamihan ng mga nakikita natin ng mga motorsiklo eh, malaki yung gulong sa likuran, maliit yung sa harap, pero ito kay Burgman baliktad. Yan, so yan, isa yan yung kanyang gulong. So pero may solusyon naman yan kasi meron na ngayon, marami na ngayon nabibili na gulong ni Burgman dito sa panghuli. Maraming nabibili na kung gusto mong i-upgrade. Yun nga lang yung nagiging problema kapag mag-upgrade ka, syempre naapektuhan dyan yung hatak, yung acceleration naapektuhan, at saka naapektuhan din yung iyong top speed, ano. Pero yung kapalit naman nun, syempre bibigyan kanya ng mas magandang handling, at saka yung hindi siya gumaganon kapag umapak ka sa gitna ng daan, yung parang ganyan na daan, yung sa gitna hindi ka gumaganon, kasi nga maraming na rin akong napanood na mga video na gumaganon nga talaga yung si Burgman. Medyo nag-wiggle siya kapag dumadaan sa mga sa gitna. Siguro nga dahil maliit yung ating gulong sa likuran. Pero kapag in-upgrade mo na, yun yung kagandahan nun, yung benefits mo. Siyempre, medyo kumpiyansa ka rin na mag-banking kahit paano kasi malaki yung gulong sa likuran. Yun, so yun yung solusyon dyan sa wiggle problem niya at saka yan sa kanyang gulong sa likod. So yung isa pa na naging cons ko sa kanya is so yung ilaw niya pala guys. So LED na yan, LED niya yung kanyang ilaw. So yung hindi ko lang gusto sa ilaw niya kasi mababa, maliwanag naman pero nakayoko, mababa lang. So hindi ko alam kung pwede ba itong adjust. Pwede naman siguro, medyo iangat ng konti. So patignan na lang sa mechanic, papatignan ko na lang sa kasa, tapos ipaangat ko lang ng konti para magpantay lang siya, level to the ground lang. So yun, pangalawa yun. Yung una yung gulong, yung pangalawa yung sa headlight niya. So hindi ko masyado nagustuhan yung sa headlight niya kasi nakayoko nga, pero maliwanag naman sana kasi nakayoko lang. Yan. Tapos itong kanyang seat, medyo nangangawit ako. Hindi ko alam kung ako lang kasi sanay ako sa big bike kasi naninibago siguro ako sa ganitong klaseng upuan, pero nangangawit yung ano ko dito, yung puwet. Although malambot naman sana, puro siguro dahil makapal, ganun siguro. Hindi ko alam, basta nangangawit yung puwet ko dito sa kanyang upuan. So para sa akin yun yung pangatlo ko na con sa kanya. Ano pa ba? Yung isa pa na cons natin sa kanya is wala siyang pass light dito. Yan. Wala lang siyang pass light. So kapag gusto mong sinyasan yung nasa harapan mo na mauna ka, ito lang yung gagamitin mo talaga. High and low. Yan. Wala siyang pass light.
Tapos yung kanyang starter, nandito kasama ng kill switch. Ayan. Tapos yung isa pa na problema ko dito sa kanya, kaminsan kapag in-start ko siya, ano to, yung dumidikit, yung para nag-i-stock. Ganun. Pero minsan lang naman nangyayari yun. Yung late leak na lang yan siya nahalata. So yun. At saka ano pa ba? So pagdating naman dito sa huli, sa likuran niya, so LED naman yung kanyang stoplight, pero bulb type yung kanyang signal light. Yan. So wala naman akong problema dyan. Tapos yung kanyang pipe, yan, napaka tahimik, tumakbo. So sa cons ko siguro yun lang. Punta naman tayo sa kanyang pros, no? Okay. So yung naunang rason talaga kung bakit si Burgman yung binili ko, actually pinagpipilian ko sila ni Honda Click dati. Pero si Burgman yung nagustuhan ko kasi nga meron siyang malaki yung kanyang ito. Yan. Malaki yung kanyang takbox. Marami kang malalagay, no? Si Honda Click kasi maliit lang. Ganito lang yata yun. So ito sa kanya malaki. So andito yung kanyang tangke. So yan. Kanyang, yan yung sa kanyang top box malaki. Yan yung gusto ko sa kanya. Tapos yung forma niya kasi parang ala semi N-Max kasi siya. Kaya kapag nagmamaneho ka sa kanya, pakiramdam mo, nagmamaneho ka na rin ng N-Max. Yun. Tapos yung isa pang kagandahan ko, siyempre alam naman siguro niyo dito, siyempre makakargahan mo. Parang pampamilya talaga siya. At saka ano, yung kahit hindi siya liquid cooled, kahit air cooled lang siya, matibay siya, hindi siya nag overheat. Basta sagad mo lang siya sa ano. Sa akin kasi sinusunod ko lagi yung kanyang every 2000 km nag-change oil ako sa kanya. Ganun. Kaya ta halimbawa yung tinatakbo ko lagi is mga 100 to 200 km yan sa isang linggo, mga nasa nakaka 300 km pa ako above or nakaka 400 pa minsan. Hindi siya nag overheat. So wala akong problema sa kanya kahit dire-diretsuhin mo pa na biyahe. At saka yung top speed ko dito sa kanya, naka 106 ako. Pero pag ganun yun, medyo paslant yun ng konti. Yan. 106 ako dun. Hindi naman aslan talaga. Halos konti lang naman. Naka 106 ako sa kanya. Pero kapag straight line na patag lang, 98 lang ako sa kanya. Yung bigat ko is nasa 75. Yan. Ano, yung nag-ipisa ko pa na gustan sa kanya, syempre yung kanyang forma. Ayan, kung makikita niya, ma-forma talaga siya, no? Maangas yung kanyang forma. Kasi, pangarap ko talaga nun, N-Max talaga yung gusto ko dapat. Kaso, hindi kasi kaya ng budget. Kaya, ito na lang yung alternative na naisip ko. At saka, meron pa niyan. So, mailalagay ko lahat yan ng, ano, pinamili ko. So, sa upuan niya naman, maganda rin, maganda naman. Malaki, malapad yung upuan niya. So, isa rin yan sa nagustuhan ko sa kanya. Yun lang, nangangapit lang ako. Tapos, yung isa pa, yung mga ganito niya, yung pagiging mat niya na ganito, hindi nag-ano. Siya, hindi pa rin siya kahit hinuhugasan ko lang to, tapos pinupunasan, hindi ko na rin nalagyan akong ano-anong adhesive. Siya, hindi pa rin. Kita niya yan. Siya, hindi pa rin siya kahit wala akong nilalagay. Kumbaga parang hindi siya cheap, na ganun talaga ka-cheap yung mga ganito niya. Yan, gas-gas na lang yan kasi kung ano na nilalagay ko dito, sinasabit ko dito, yan, gas-gas yan. Pero yung mga ganito, yung mga hindi na sasabitan, makintab. So, itignan natin yung kanyang panel gauge. So, isa pa yan sa nagustuhan ko kasi nga digital. Tapos, meron pang ulasan, fuel gauge, speedometer, trip B. Ayan, meron kang sa battery mo. Malalaman mo dyan kung healthy pa ba yung battery mo o hindi na. Mabilis nga lang siyang mag-discharge kasi nga LED yung ating headlight. Kaya dapat paandarin mo siya kagad. Ayan. Tapos, kapag nag-start nito, siyempre, hawakan natin yung ating brake. Tapos, i-start. So yun yung kanyang tunog, yung kanyang exhaust. So ano naman, tapos matipid din to siya sa gas.
So, minimix-mix ko yung nilalagay ko dito. Depende kung anong yung available na fuel. Pero karamihan na nilalagay ko sa kanya, unleaded lang para malamig sa makina. Pero kapag long ride talaga ako na yung mga tumatakbo ako ng mga 200 km straight, yan, special yung nilalagay ko para medyo may hatak. Medyo may hatak kaya hindi ako mahirapan sa mga paahon. So, ano ba yung mga cons ko sa kanya? Ito, yung kanyang side mirror. Yan, malaki. Yan sa kanya manubela, maganda naman. Ano naman to siya, yung tawag dito. Naka-align. Siyempre, bago, no? Yan, so naka-align naman yung kanyang manubela. Kasi merong motor na kapag hindi naka-align, kapag bitawan mo, nagaganon. Ito siya, hindi siya nagaganon, hindi siya nag-vehicle yung kanyang manubela. Straight siya. Kahit bitawan mo pa siya. So yung iba, in-upgrade nila to. Yung side mirror dito nila nilalagay para mas maangas tingnan. Maangas nga naman talaga. Sa akin, pag-ipunan ko pa yan. Pagdating pa siguro ng panahon. Ayan. So yung kanyang harapan, disc brake. Ayan, disc brake sa likuran niya. Drum brake sa likod. Tapos yung kanyang odometer sensor, nandito rin yata sa likod. Nandito rin yan sa likuran yung kanyang odometer sensor. So, air filter. Yan yung ating makina. Yan. So far, yun lang naman siguro yung pros and cons ko dito sa kanya. At yung mga naobserbahan ko. So, yun lang guys yung mababahagi ko dito kay Suzuki Burgman. So, kung may iba kayong tanong, feel free to comment down below. At sasagutin ko naman yan kapag nakita natin. Ano. So, maraming salamat once again. This is Yasmin to Vlog. Goodbye!